conduct our high praise for you. Please do not forget to share this with your friends, loved ones, and family. As we celebrate the third Sunday of the month, sit back, relax, find your spot, and prepare your heart and mind as we worship you. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Simulan na po tayo sa ating pagsamba. Ang ating tawag sa pagsamba ay mula sa awit 100. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman tayo'y Kanya. Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Good morning po! Isa na naman pong panibagong araw upang papurihan natin ang ating Panginoon. Kaya naman, sabay-sabay po nating awitin, sigaw, and let's claim that there's nothing impossible with God and always believe. So let's sing all together. Not gonna live by what I see.
It's you who gives me strength. Let's sing. Nothing is impossible. Hallelujah, Jesus. Lord, we want to thank you for waking us up for today, Panginoon. For giving us another day to worship you, Panginoon. Thank you, Lord. Dahil sa mula nung pinili ka namin, tinanggap namin, Lord. Kahit na namin na truly, there is nothing impossible with you, Panginoon. And right now, we will declare how great you are, Panginoon. How you strengthen our lives, Panginoon. We will continue to sing, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing to the Lord. Let's sing, great are you, Lord. Yes, Jesus. Great are you, Lord. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. You set my heart at ease. You set my heart ablaze with your holy fire. I stand amazed, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be. I don't know. I don't know where I will be.
Good morning po sa ating lahat. Thank you for joining our Sunday online worship service. And dako na po tayo ngayon sa ating pagbibigay ng tithes and offering. But before that, let me just read from the Bible. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us bow down our heads and close our eyes and we pray. Lord God, salamat po sa araw nito. Lord God, thank you, Lord God, for continually blessing and providing the provisions that we need for the past few months. And now, Lord God, we offer our offering and tithes to you. Mayaan niyo po kami na we give back to you kung ano yung mga pinagkaloob niyo sa amin. And we pray na magamit ito, Lord God, for the construction sa church and also, Lord God, sa gawain mo, Lord God. Christ Jesus, we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome muli sa ating High Praise Worship Service. No? Ngayong baga po ito, mayroon po tayong tagapagsalita at mayroon po siyang mahalagang mensahe po sa bawat isa po sa atin. No? At ito po ay very relevant po sa bawat isa po sa atin. Lalong higit ngayon, tayo ay nagko-cope up, tayo po ay naghahabol para sa ating pagkakakitaan at marahil iba sa atin ay nalilito at hindi alam ang gagawin, no? Kaya importante pong pakinggan po natin itong mensaheng ito. Kaya sabi mo sa katabi mong makinig ka at habang ikaw ay nagkakape, habang ikaw ay nakaupo dyan, ay makinig sa mensahe ng ating mensaher ngayong umagang ito. Pero bago ko po ibigay po sa inyo yung ating messenger po ngayong umagang ito, ay hayaan niyo pong magpasalamat po ako sa inyo sa inyong contribution po, sa inyong panalangin, no? Sa ano po yun? No? Ito po yung ating church construction. Yes, at natapos na po at maraming salamat po sa bawat isa po sa atin po, sa inyo po, no? Mahalaga po ang bawat contributions nyo po. Yung mga ko man ay nagbigay ng merienda, ko ikaw man ay nagbuhat ng buhangin, ko ikaw man ay nag-drive, no? Hindi nyo po na itatanong, marami po sa ating mga members po ng High Praise ay malaki po ang kanilang naging contribution. Ano man po ito? Ito po ay napakalaking contribution po, no? Ikaw may nagligpit, ikaw man ay nag-ayos, no? Ikaw may nagpintura, no? Nag-install. Napakalaga po nito. At lalo higit, maraming salamat po kay Tito George na siya pong nanguna dito sa ating church construction, na marami po siyang na-sacrifice na panahon, no, na para sa ating Panginoon, kalakasan at talento, no? Talaga ibinuhos niya rito sapagkat alam niya ito'y gawain at higit sa lahat ito'y para sa ating Panginoon, no? Maraming salamat at ang pagpapala at biyaya ay ibabalik po sa inyo ng ating Panginoon. Lalo higit po, napakarami po at napakarami po tayo dapat ipasalamat sa ating Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na
gamitin ang ating tinatangi upang ibigay dito sa ating chest construction, no? At pasalamat po at papurihan at lalo nating paglingkuran ang ating Panginoon dahil dito po sa pag-allow niya sa atin na magkaroon ng ganitong napakagandang iglesia po, no? At papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Pangalawa po, ginagawa na po ng ating mga leaders po ng church na upang ihanda po ang tinatawag na protocol o kung anong dapat natin gawin kapag nandito na po tayo sa new normal, no? Bagamat nandito po tayo sa ating GCQ, ay meron na po tayong inahanda mga protocol na ayon po sa batas po ng ating gobyerno, no? Alam kong sabik na po kayo, lalong higit po ako, sabik na po na magkita-kita po tayo, magkaroon po tayo ng sama-samang pagsamba, ay narito po at inihanda na po yung ating tinatawag na protocol upang maging ayon po sa kagusto po ng ating gobyerno, no? So ipatuloy po natin ating panalangin at naway ay magkaroon na po tayo ng tinatawag na face-to-face na worship service, no? At maraming salamat po muli sa bawat isa po sa atin, no? So ngayong umaga pong ito ay meron tayong mensahero at ihandaan niyo po ang inyong sarili, ang inyong pag-iisip, ang inyong puso sa pakikinig po ng mensahe na dadali po sa atin ni Engineer JD Lacerna. Magandang umaga po sa inyong lahat and praise God for today na we get to hear yung message po ng ating Panginoon na mababasa po natin sa book of Habakkuk. So we'll read the whole chapter, we'll tackle the whole chapter since 3 chapters na naman siya. But before we go to that, we'll start our message with a prayer. So let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay niyo po. Thank you po for letting us receive your message for today na dadalhin po ng iyong amang lingkod. Tulungan niyo po ako na maibigay itong mensahe, but higit sa lahat, kayo po nawa ang marinig at maranasan ng lahat ng makakarinig, Lord, ng mensahe niyo po sa linggong ito. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So before we go to Habakkuk 1-3, let's read first yung main verse natin for today. Matatagpuan ito sa Habakkuk chapter 2 verse 4, yung part B. Ang Habakkuk po ay nasa Old Testament. So nasa likuran siya na part ng Old Testament. So hayaan niyo po na basahin ko. So wikang English. Sabi po dito, "But the righteous person will live by his faith." So yun, dun po iikot ang ating mensahe sa araw na ito. Na in trying times, we can trust God. We are living actually in trying times and naniniwala ko marami sa inyong mag-agree. Lalo na nandyan yung issue sa COVID, yung crisis, and even as we start yung taong ito, nandun agad yung pagputok ng Taal Volcano. When we see, when we check Facebook, makikita natin sunod-sunod yung mga balita about politics, na kalimitan, nakaka-apekto sa atin negatively. Nandyan yung mga problema ng personal, finances, probably sa family, sa work, or sa business. Then nandyan din, of course, hindi mawala yung concern natin sa pagbabayad ng bill. Which is talaga naman, pag pinagsama-sama lang ng ito, we can say, we are living really in trying times. And ano ba yung epekto sa atin? Sabi sa isang SWS survey nitong Hunyo, 9 out of 10 Filipinos ay na-stress ng sobra dahil sa COVID. Dahil sa COVID pa lang yan. Paano pa pag sinama pa yung iba? So nandun talaga yung stress at yung effect ng stress sa buhay natin. But we can say, and this is the message for this Sunday, is that in trying times, sa panahon ng pagsubok, we can trust God. Amen tayo dyan. So we will look at the book of Habakkuk, but before we go there, konting history muna. Ano nga ba yung nangyari sa book of Habakkuk? So we know ang bansang Israel, nagkaroon ng hari si Haring Saul, Haring David, pati si Haring Solomon. But after ng reign ni Haring Solomon, nagkaroon ng issue sa bansang Israel.
kaya nahati ito sa dalawa. Yung Kingdom of Israel sa Hilaga at Kingdom of Judah sa Timog. And yung Book of Habakkuk written around 607 BC, and that's after na yung Kingdom of Israel, itong Northern Kingdom, ay inatake ng Assyria. Inatake ng kabilang bansa, so mga foreigners. Unfortunately, nagkaroon pa ng panibagong set of foreign invaders, mga sumasalakay, at even yung Assyria na sumalakay sa Israel ay tinalo pa ng mga Babylonians naman. At during those time na yung mga Babylonians ay malapit na umatake sa Kingdom of Judah, kung nasaan nandun si Habakkuk, doon na nagsimulang magbigay ng hinanaing si Habakkuk, kaya niya nasulat itong librong ito. So, meron lamang tatlong chapter, so I encourage everyone to read the whole chapter 1 to 3, and we would notice, actually, na it's a book of lament, ibig sabihin paghihinagpis. Makikita natin, kausap ni Habakkuk ang ating Diyos, sinasabi na yung kanyang hinanaing dahil sa kanyang paligid, yung kanyang mga kababayan sa Juda ay puro injustice, wala ng hestisya, puro idolatry, ang dami ng mga Diyos-Diyosan. At the same time, nandun yung threat ng Babylon, yung pangalawang invading army na maaari ng sumalakay sa Kingdom of Judah. So, yun yung tumatakbo sa isip ni Habakkuk habang kinakausap niya ang ating Diyos. Bakit ang daming problema sa paligid ko? And if we look at the first chapter, we will look first at the heart of the problem. Ano ba talaga yung problema kinadadatnan ni Habakkuk? So, if we read yung chapter 1 verses 2 to 4, makikita natin dyan, sasabihin niya, violence, nasa paligid ko. Bakit nandyan yung injustice? Nakikita ko ang daming mga hindi ko na mahanap yung hustisya sa aking bansa. Panginoon, alam kong you're powerful. Alam ko, Panginoon, ikaw ang God of justice. Pero bakit may injustice sa paligid ko? So, ganun yung dinadala ni Habakkuk. And if we look further, mapapag-aralan natin na during his times, isa dun sa mga, tatlo sa kanilang mga problema, yung Torah, which is yung kanilang Bible during the Old Testament, is neglected, pinabayaan na. Violence and injustice ay nasa paligid lamang. At even yung kanilang mga leaders, yung mga namumuno sa Kingdom of Judah, ay sila mismo corrupt na. Kaya naman mapapatanong na lang si Habakkuk, Diyos ko, how long, gano'ng katagal before tumawawalang problemang ito? Diyos ko, bakit? Which is, normally, we ourselves, pag dumadaan tayo sa ating problema, eto mismo, umaabot tayo minsan sa point na mapapatanong tayo, how long and why? But let's look how God answered si Habakkuk. If we look at verses 5 to 6, makikita natin pag binasa natin yan, Habakkuk, I am raising up the Babylonians. Yung army sa paligid mo, sila mismo ang gagamitin ko para bigyang hustisya yung nangyayari ngayon sa Kingdom of Judah. So look, I'm raising up the Babylonians. Yun yung sagot ng Diyos kay Habakkuk. Ano naman ang sinagot ni Habakkuk? Si Habakkuk alam niya itong mga Babylonians napakasama. Kaya ang sinagot ni Habakkuk, Lord, hindi ba ikaw ay mabuting Diyos? Hindi ba ikaw ay Diyos ng hustisya? Bakit na lamang gagamitin mo itong mga Babylonians na napakasama para parusahan kami? Para hindi ko maintindihan. Pero ganun na lamang yung hinagpis ni Habakkuk na talagang sa bawat sagot ng ating Diyos sa kanya, sasabihin niya kung ano yung nararamdaman niyang paghihirap. And we can relate, sa totoo lang, na in trying times katulad ni Habakkuk na may pinagdaraanan, even us, we get to be impatient. Like si Habakkuk, how long? How long, Panginoon? Hanggang kailan to? Hanggang sa nawala na tayo ng pasensya. We fear, natatakot tayo sa paligid natin. May times, natatakot tayo, hala, ano na mangyayari sa atin?
parang hindi na yata matatapos itong crisis ng COVID. And we feel disheartened, nalulungkot tayo, nababagabag tayo. And yan ang katotohanan. Yan ang kalimitan nangyayari sa atin bilang isang tao. And I remember, even me, 2017, sunod-sunod ang mga naging problema na aking naranasan. But even before that, 2013, marami sa inyo nakakaalam, I came from a broken family. Naghiwalay ang aking mga magulang. At kaya ganun yung dala-dala naming kabigatan, us na mga anak, and even sa aking ina. But going 2017, nadagdagan pa, naisip ko noon, bakit hindi na lang kaya mag-aral ako sa ibang bansa? Mag-apply ako ng scholarship para at least doon, mas magaan siguro. Wala sigurong problema. But unfortunately, May 2017, hindi ko nakuha yung inaasam kong scholarship. Hindi ako natuloy mag-aral sa ibang bansa. At the same time, August of the same year, doon namin nalaman, ang bahay namin ay kailangan ng i-foreclose. Ibig sabihin, hindi kasi namin nabayaran yung utang sa bahay, so kailangan ng simulan ng banko yung proseso para kunin nila yung aming bahay. And then November, hindi pa natapos doon yung mga problema. Yung aking trabaho, yung kumpanyang aking pinagtatrabahuhan ay nagsara. At talaga naman, nandun yung feeling of stress, yung anxiety at worry nung taong ito dahil sunod-sunod yung mga problema. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. And I would understand, may kanya-kanya tayong mga pinagdaraanan. Hindi ko alam yung specifics nun. But again, this is a common experience. Problems are there. Nandyan lahat ang problema. Lalo na ngayon na-highlight dahil may COVID. And we feel really helpless from time to time. And if it's your case, ito yung sitwasyon mo ngayon, I pray na you get to continue to hear our message. And after this, kayo mismo, let's meditate the word of God to see how God responds sa mga ganitong pagkakataon. So let's see the heart of God's answer. Ano yung sinagot ng ating Diyos kay Habakkuk? Sa chapter 2 verses 2 to 4, sinabi na doon, write this vision, isulat mo to Habakkuk, kasi magugulat ka kung anong gagawin ko. At sabihin mo man na it seems slow, mabagal man para sa'yo itong kung paano ko umaksyon, pero itong sinisigurado ko, wait for it, it will surely come. It will not delay. Pag Diyos na ang nagsalita, yun ay mangyayari. Amen dyan. And at the same time, sa last part ng verse na to, verse 4, but the righteous, ito ang alalahanin mo, but the righteous, Habakkuk, shall live by his faith. And this is our main message for today. When we say faith, let's focus on that. Whenever we see the word faith sa Bible, kasama nito, ang ibig sabihin nito, pagtitiwala sa ating Diyos. So faith and trust in God ay magkapareho. Makikita natin yan sa Habakkuk 2 verse 4, yung sinabi doon na dahil sa faith na to, we will live. But if we cross-reference, tinignan natin yung New Testament, makikita natin, inulit-ulit ni Apostle Paul yung word, yung verse na yun. Ngunit ang ginamit ng Greek word, pistis, which is pag binasa natin yung buong New Testament, ilang beses na ginamit yung word na pistis na ang ibig sabihin ay faith pananampalataya. At yun yung pag-focus na natin ngayon. Siya na doon yung Ephesians chapter 2 verse 8. Familiar na tayo dito. But let me read again. For it is by grace you have been saved. Itayo yung naligtas dahil sa grasya ng Panginoon. Through faith. Ito rin yung faith na binanggit ng Diyos kay Habakkuk. And this is not from ourselves. It is a gift of our God. So ito yung faith na nagligtas sa atin. Ito yung faith na from before na tayo makasalanan, we are bound sa impyerno, we are bound to hell, but because of that faith na sinasabi dito, we are saved. At dahil yun sa ating Panginoon. The same time, ito rin yung faith na tinutukoy sa Hebrews 11. At kapag pinag-aralan natin ng Hebrews 11, ang tawag pa ng iba dyan, ng karamihan dyan, this is the faith chapter dahil ilang beses inulit yung salitang faith. Or in Greek ay pistis. Sinabi dyan, now faith, ito yung famous definition ng faith. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kahit hindi natin nakikita,
nandun yung ating confidence sa ating Panginoon, nandun yung assurance natin sa kanilang mga promises. Yun daw pala ang faith. At inisa-isa dito sa verse 7 hanggang dulo ng chapter ng Hebrews 11, yung mga Old Testament characters, si Noah, si Abraham, si Sarah, at sinasabi dito, lahat ng mga nagawa nila, for example, si Noah, nagtayo siya ng ark to save his family. At alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit na nagawa yun? It's also by faith. Si Abraham, pumunta siya sa lugar na hindi pa niya napupuntahan dahil inutos sa kanya ng Lord. Pero ginawa pa rin niya yun because of faith. Even Sarah, nanganak ng way past nung kanyang childbearing age, matandang-matanda na siya that time, pero nanganak pa rin siya. Dahil ba sa kanya? No. It's because of her faith sa ating Panginoon. So by faith, even yung mga Israelites sa Egypt, they were able to cross the Red Sea. Hindi dahil sa kanilang kalakasan, hindi dahil sa kanilang kagalingan, kaya sila nakatawid. Kundi dahil pa rin sa kanilang faith sa ating Panginoon. So, when we say faith, it's trusting God. But, what happens if we are faced in trials or problems or in trying times? Doon na pumapasok yung challenge in trusting God. But when we look at the Bible, whenever we're faced with pain, suffering, or trials, maiintindihan natin minsan yung reason. Actually, pag binasa natin yung Bible, sinasagot doon ng ating Panginoon bakit merong mga ganitong problema. For example, sa Genesis chapter 3, verse 7 to 19, sa case na to, pain and suffering problem is there because of disobedience and sin. Dahil sa nagawang kasalanan ni Adan at ni Eva, kaya nagkaroon ng paghirap, kaya nagkaroon ng evil, kaya nagkaroon ng suffering. It's because of sin na nagsimula kay Adan at Eva. Another reason possibly bakit tayo nandito sa pain and suffering, it's because we are tested and because through that, God can be glorified. Imagine that even those pain and suffering na alam nating napakasakit, God can still use it, turn evil into good for His glory. Katulad na nakasulat sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Another one, it can be because we're having suffering or trial because it's God's discipline. Dahil sabi sa Hebrews chapter 12 verses 5 to 7, He is our Father who disciplines His Son, tayong mga anak. It can be a protection from sin, katulad sa 2 Corinthians verse 12 to 7. Or maraming pwedeng naging reason kung bakit from time to time we are undergoing suffering, problems, or trials. It can be that God wants us to have more Christ-like character because testing of our faith produces endurance. It can be for our reward, sabi sa James, blessed is a man who perseveres under trial. Or it can be to develop yung intimacy natin with God, sabi sa Romans. And lastly, even sa 1 Corinthians 5 to 5 verse 5, may case doon na someone who undergone suffering or trial, pero it's for his salvation. And I would know people, dumaan talaga sa matinding pagsubok, pero after that, dun sila nakilala sa ating Panginoon. But that's case to case, it can be the reason bakit tayo dumadaan sa ganitong pagsubok. But still the same, whatever the reason is, we are called to trust God. How about sa times na hindi talaga natin maintindihan? Such is the case kay Job. We know Job, ang dami niyang pinagdaanan ng pagsubok. Pag binasa natin yung book of Job, it's the devil who asked permission, na humingi siya ng permission sa ating Diyos. Etong si Job, kapag yan binigyan ko ng problema, mawawalan na yan ng faith sa'yo. And then, inalaw ni God, yung devil, to test Job. Kasi alam niya ang confidence si God na his son Job will really persevere. Kaso alam natin na matinding pagsubok whenever we experience problems, whenever we study yung problem sa Bible, talagang nangunguna din si Job
na dapat tingnan. Pero ano yung sinagot ni God when Job asked, Panginoon, bakit ako dumadaan sa pagsubok? Bakit ako maraming problema? Ang sinagot ng ating Panginoon, Job, where were you when I laid the earth's foundation? Nasaan ka nung ginawa ko ang mundo? Have you comprehended the vast expanses of the earth? Naiintindihan mo ba itong mundong aking ginawa? Tell me, sabihin mo sa akin, if you know all this. We're jumping ng verses now sa verse 33. Do you know the laws of the heavens? Naiintindihan mo ba yung law ng heaven? Can you set up God's dominion over the earth? Magagawa mo ba yung ginawa ko para sa inyo? And then, without God answering yung question ni Job, without telling him bakit siya dumadaan sa problema, we can see how Job responded. Sabi niya, sinagot niya nung tinanong ng Panginoon, naiintindihan mo ba itong mga bagay-bagay? Di ba hindi? How much more itong mga bagay about sa morality na hindi mo maintindihan? Ang sagot ni Job, I know that you can do all things, Panginoon, and that no purpose of yours can be thwarted. Therefore, I have declared that which yung hindi ko naintindihan, things too wonderful for me, which I did not know. I acknowledge, Panginoon, oo nga, hindi ko talaga alam to with my limited mind. Hindi ko may mga bagay na hindi ako maintindihan kung paano kayo gumagawa. So, ganun yung transformation ni Job, questioning God, bakit nangyayari ito sa kanya, and then acknowledging, oh nga, Lord, is itong bagay na hindi ko maintindihan kung bakit ako dumadaan sa problema. And then later saying, I have heard of you by the hearing of the ear. Lord, naririnig lang kita dati, pero ngayon nakikita na kita, mas nakikilala na kita dahil sa sinabi mo. Therefore, I retract, binabawi ko na yung sinabi ko, yung mga questions ko, and I repent, and I ask for forgiveness kung nagkasalaman ako. So there are times that God would answer us, pero hindi niya i-explain kung bakit tayo dumadaan sa pagsubok. Pero He will answer us by His presence. Ipapakita niya na, hindi, nandito lang ako kasama mo, dyan sa pain and suffering mo. And He will show us who He is. Sa pagkakataong ito kay Job, pinakita ng ating Panginoong Diyos kung sino siya, at na-realize si Job, yeah, Panginoon, Diyos ko, you can do all things. You are omnipotent. Panginoon, you can, you know everything. At hindi ko yun malalaman. Lord, you are omniscient. So, pinakita ng Diyos kung sino siya. At doon nalaman ni Job yung kasagutan na, oo nga, Panginoon, masyado ako nakafocus sa problem, but I should focus on you. I should trust you for who you are. And not because dahil sa mga problema ko. So, going back, regardless what I want to share with you, regardless maintindihan ba natin yung dahilan kung bakit tayo dumadaan dito sa ganitong mga pagsubok, or hindi man natin malaman ng kasagutan dahil ganun na lamang kalimited ang ating pag-iisip, may mga bagay na hindi talaga tayo maintindihan, the same message I share to you. Ito yung gusto sa ating prating ng ating Panginoon. We should still trust Him. And sa Habakkuk chapter 2, the same yung ginawa ng ating Diyos. Instead na explaining, Habakkuk, ganito kasi yan, kaya kayo dumadaan sa ganitong pagsubok. No, He told Habakkuk, you see injustice, but you know, I'm the God of justice. So yung nakikita mong mga plunderer, yung nakikita mong mga dishonest, yung nakikita mong mga unrighteous, yung mga shameless, yung mga tagagawa ng mga idols, because I'm a God of justice, I will bring justice. I will punish them at my own terms. So, hindi mo man makita ngayon itong justice na to, but I will make sure I will deliver justice. And that's actually comforting. Especially sa atin na may mga nakikita tayong problema, even sa atin, sa society natin, na may nakikita tayong mga injustice, we can be assured na hindi man sa atin yung hustisya, yun ay nasa ating Panginoong Diyos. Siya mismo ang gagawa ng paraan para maitama yung mga mali. At amen dyan. Going back sa 2017, ang dami naging problema. Yung iba dyan, naiintindihan ko, at the end of the year, praise God, na-realize ko, ay, oo nga, Panginoon,
kaya pala nangyari to dahil dito. May iba, hindi ko na talaga naintindihan kung bakit, Panginoon, bakit ko to naranasan. Yet, by God's grace, I was able to trust God. And before the year closes, before matapos ng taon 2017, I prayed, Panginoon, oh, nga, maraming salamat pa rin sa lahat ng mga pinagdaanan ko. And still, here I am, Panginoon, gamitin mo ako. Send me. And the year after, praise God, mas naging klaro yung mga bagay-bagay. Actually, mas naging magaan sa akin na nung nagtiwala ako sa Kanya, despite the trying times, mas naging magaan sa akin mag-serve. Mas naging magaan sa akin na mag-take ng responsibilities sa aking pamilya. And mas nakapag-focus ako sa ating Panginoon when I chose to trust Him despite dun sa mga trying times. And looking back, 2018, napapaisip ako, kung sakaling natuloy ako sa pag-aaral sa ibang bansa, hindi ko makikilala yung aking asawa. Hindi ko makikilala si Millie. Kung hindi nagsarado yung company, hindi ako malilipat sa Maynila. Hindi ko siya makikilala. So, bigla na lang nag-unfold yung mga ganun palang mga bagay na, grabe talaga yung plano ng ating Panginoon. I know these are really very unfortunate, very sad na mga pangyayari. Pero He is able to turn it into good. And praise God for that. So that, with that, I encourage you, sa mga panahon, maintindihan man natin or hindi, ang mga bagay-bagay, lalo na pag may pinagdaraanan tayong problema, we can look at God's promises, and isa na doon yung Romans 8:28. And if I may share to you, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Amen. Who have been called according to His purpose. Hindi dito sinasabi, everything good will happen to you. Hindi yan ang ibig sabihin niya. But in all things, sa lahat ng mangyayari sa atin, sa lahat, sa mga tao nagmamahal sa ating Panginoon, He can turn it to our good. He is doing everything for our good. Kahit na sabihin natin, this is a problem, this is trial, this is suffering, God is so powerful, He can turn evil into good, sabi nga sa Genesis. And amen dyan, God is working for the good of those who love Him. But we need to focus also this condition for those who love Him. So we need to trust Him, we need to have faith in Him, we need to love Him. And He'll make sure, pinamis na mismo, na He will work for the good of those who love Him. So, as we look at the heart of God's answer, we can look at the heart of our experience. What happened to Habakkuk nung nag-trust siya sa ating Diyos? Una, takot siya sa problema. But that turned to fearing the Lord. Sabi sa Habakkuk chapter 3 verse 2, O Lord, I have heard the report of you and your work. O Lord, do I fear? Before Habakkuk, takot siya sa kanyang paligid dahil sa mga violence around. But dahil sa pagtitiwala niya sa ating Diyos, na bago yung focus niya instead sa problem, na focus na sa ating Panginoon, sa ating Diyos. And sinabi dyan, fear, but we have to understand for us na binigay na ang ating buhay sa ating Panginoon. Whenever we see fear, ang ibig sabihin niyan is we're in awe. We're revering Him. Tayo namamangha. Ganun na lamang ka, doon natin na-realize, ganun na lamang ka powerful ang ating Panginoon. Kaya we are fearing Him. We are revering Him. Tayo'y gumagalang sa Kanya. So, instead na mag-focus sa problem, nangyari kay Habakkuk when he trust God, he focus now to our God. So that's one experience that he had. At the same time, from being impatient, remember, kanina sabi na, how long? Gano'n pa ito katagal? He became patient because he trusted God. Sabi doon, I hear my body trembles. Ibig sabihin, andyan yung mga problema, talagang nangangatog ako. Pero, I will quietly wait for the day of trouble to come. Ibig sabihin, eto man, Panginoon, yung sinabi nyo na atakihin kami ng Babylon dahil sa prophecy nyo na kami kailangang pagbayaran namin yung injustice. Yet, I will quietly wait. Maghihintay ako, Panginoon. And lastly, from being disheartened, sa pagiging nalulugmok, he rejoiced. Sabi doon,
Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail. So lahat na nang nasa paligid ko, masira man, mamatay man, mawala man yung plano na inaasam ko, hindi man mangyari, I will still rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Amen. Napakaganda kasi ano man mangyari sa buhay natin, katulad na lang dun sa nangyari kay Habakkuk, talagang when we trust God, we can still rejoice. We can still have joy because we have our God of our salvation. So we can see here the transformation when we trust God. From fearing the problem towards fearing the Lord, from being impatient to waiting patiently, from being disheartened to rejoicing. Ganun na lamang yung transformation na binibigay sa tuwing nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. So in the most trying times, trusting our sovereign God enables us to put our focus on Him and live with patience and joy. And I would hear so many testimony ng mga taong dumaan sa matinding pagsubok, yet talagang nagtiwala sila sa ating Panginoon. And nandun, despite the problems, despite the nangyayari sa kanilang paligid, I would still see them rejoicing. Hindi man, pag sinabi rejoicing, hindi yung talagang nakangiti, na tawang-tawa, but nandun yung peace, nandun yung comfort, dahil alam nilang kasama nila ang ating Panginoon. And there's patience and endurance. And I, even us, ang mag-asawa ni Millie, would really testify to that. Isa na doon yung really what happened to us, even as the start of our marriage, so wedding, nandun yung mga pagsubok. Yet, when we trusted God, siya talaga ang gumawa ng paraan. And I would really, that is a source of my strength whenever I realize na ako nga, never kaming iniwan ng ating Panginoon. So as we near the end of our message for today, which is in trying times, remember to trust God. We should really realize, nasaan na ba tayo ngayon? Nasang state na ba tayo ng ating buhay? Nasa pagpanahon ng pagsubok, nandun ba na palagi tayong nalulugmok? Palagi tayong nanghihina? Wala na tayong malapitan. And I would just like to share to you itong verse sa Romans chapter 3 verses 22 to 24. Sabi dito, this righteousness, remember the word righteousness nung binasa natin sa Habakkuk, this is the same. The righteousness is given through faith to whom? In Jesus Christ to all who believe. So yung faith pala na yun na kanina pa natin pinag-uusapan, yung faith that allows us to live despite sa mga challenges around us, that faith is centered in Jesus Christ. Si Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay sa atin nung siya'y pinako sa krus. For all have sinned, pag tinuloy natin yung verse na to, for all have sinned, lahat tayo, nanggaling tayo sa state na talagang walang-wala tayong pag-asa, tayo ay makasalanan, tayo ay nalulugmok sa problema. Hindi natin alam kung kanino pupunta. And fall short of the glory of God. But all and all are justified freely. Lahat ng ito, pinagbayaran na ng ating Panginoong Jesucristo by His grace through the redemption that came by Christ Jesus on the cross. Ito pala yung faith na pinag-uusapan natin. Na in times of trials, we trust God by putting our faith in Jesus Christ. And that's the only time na we can say na, yeah, ang dami nating problema, nandyan ang COVID, nandyan yung mga personal problems. But when we put our faith in Christ Jesus, that's the time that we can say na, kaya ko to dahil kasama ko ang aking Panginoon. Dahil namatay siya para sa akin, pinagbayaran niya na lahat. At kasama doon yung pagmamahal, binigyan niya ako ng pagmamahal, comfort, and peace at hope
nakasama ko anumang circumstances sa buhay natin. But at this point, maybe this is the first time na narinig mo ito, first time na nakilala mo kung sino talaga si Jesucristo, first time mo nalaman na siya pala yung dahilan kung bakit natin masasabi na we can trust God. At ngayon mo lang nalaman na, namatay pala siya para sa akin. Namatay pala siya kahit na hindi ko deserving, namatay, binigay niya ang buhay niya para sa akin. Namatay siya sa cross. This is a time that encourages you to put your trust in Him, kay Jesucristo. And if you feel na this is the time, na Lord, I can't do it anymore, ang dami kong mga problema, Lord, hindi ko na kaya, please, allow me to samahan kayo in leading this prayer. So for those who want to trust God, please hear this prayer and taas natin yung ating buhay sa Kanya. Panginoon, nandito po kami at humihingi ng tulong sa inyo. Ang dami pong problema sa aking paligid at hindi na po namin kaya. Hindi ko na po kaya, Panginoon. But ngayon, I trust you, aking Diyos, Jesucristo, na nagtitiwala na namatay kayo para sa akin sa cross ng Kalbaryo. At kayo'y muling nabuhay para maibigay sa amin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa sakripisyong binigay niyo sa akin. At simula ngayon, ako'y nagtitiwala at binibigay ang aking buhay sa inyo bilang aking Diyos. At simula ngayong araw na ito, I trust you as my Lord and Savior and would follow you and your commandments sa buhay, Lord, na meron po ako. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa iyong pagbibigay ng sakripisyo para sa akin. Amen. Praise God. If you pray that prayer genuinely and talagang binigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesucristo, this is the start of a new life, of a bagong simula. Anuman ang naging na ating nakaraan, anuman yung ating problema, dahil sa pagmamahal ng ating Jesucristo, we can say na, Lord, we trust you at hindi niyo po kami papabayaan. And salamat doon, Panginoon. And if you have some questions, nice, may pinagdaraanan kayo ngayong problema, feel free to connect with us, High Priest, para masamahan namin kayo to even in your trying times, God would use persons around you, His sons and daughters, para masamahan kayo, malagpasan itong mga problemang ito. So don't hesitate to connect with us either through Facebook or just or through text para sama-sama tayo magtutulungan dito sa crisis na ating dinaranasan. So as we continue our message, as we go to the last part, again, gusto ko lang i-highlight, in the most trying times, lalo na ngayon, ating pinagdaraanan, COVID man yan, personal problems, or anumang problema ang meron tayo ngayon, rest assured, if we have our lives binigay natin sa ating Panginoong Jesus, we can trust our sovereign God and enables us to put our focus on Him and live with patience and joy. And praise God for that privilege, for that love, for that peace and comfort na kasama sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. And with that, let's close our message for today with a prayer. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng binigay niyo sa amin. Galing po sa Book of Habakkuk, na kita namin, Panginoon, even sa mga Bible characters, they really experience this kind of problems. And like Habakkuk, raising po yung kanyang hinanaing, we can also lift to you yung aming po mga pinagdaraanan, yung aming mga anxieties,
yung aming mga worries, yung aming mga stress. And we can sabay-sabay namin itaas ito sa inyo. And you are there na nakikinig, Lord, sa aming po mga hinanain, sa aming po mga panalangin. But we thank you for the privilege of trusting you, Panginoon, that we can lift to you ang lahat ng ito and yet be confident and be assured, Lord, na kasama namin kayo. And that we can be sure, hindi man po namin nakikita, but Lord, nandyan kayo, still in control, gumagawa ng paraan, working for the good of those who love you. Salamat, Panginoon, for that comfort and for that love na binibigay niyo po sa amin. And we thank you for this message na binigay niyo sa araw na ito. Truly, this will help us, especially as we continue to go on with our life despite the problems around us. We thank you na nandyan kayo para sa amin. Lahat na ito, itinataas po namin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tunay na mapagmahal, mayrugin, sa lahat ay punong-puno ng pagpapatawad ang ating Panginoon. Tunay na hinihintay niya lamang tayo upang lumapit sa Kanya. Alam ng ating Panginoon ang ating pinagdadaanan, alam ng ating Panginoon ang ating kabigatan, alam ng ating Panginoon ang ibig mong ibigay sa Kanya, ngunit hinihintay lamang niya tayo upang ihayag ang ating nararamdaman. Ito man ay ikaw man ay nasasaktan, ikaw man ay meron pinagdadaanan. Alam ng ating Panginoon na kung paano ito magkakaroon ng solusyon. Mga kapatid, mga kaibigan, kilala ka ng ating Panginoon at wala kang maisisikreto sa Kanya. Ikaw man ngayon ay nasa iyong salas, nakaupo. Ikaw man ngayon ay nasa kusina. Ikaw man ngayon ay nasa isang parte ng iyong bahay o nasa harapan o nasa likod. Nariyan ang ating Panginoon at hinihintay ka lamang niya na lumapit sa Kanya. Punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal, kapatawaran at higit sa lahat, naghihintay siya sa iyo. Ngayong umagang ito, ano man ang iyong gustong nais na ibigay sa ating Panginoon, ito man ay pasasalamat, ito man ay kahilingan, ito man ay paghingi ng pagpapatawad, o ito man ay isang dedication o commitment. Our God is waiting for you right now, wherever you are, whatever situations you are in. Let's bow down our heads and let us pray. Lord God, our Heavenly Father, we continue to offer ourselves unto you. Patuloy namin, Panginoon, binibigay, patuloy namin, Panginoon, ay dinededicate aming sarili sa iyo, Panginoon. Lord, we have so many sins against you. Napakarami namin, Panginoon, pagkukulang, kasalanan, na nagawa at naisip na laban sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay hinihingi ng kapatawaran. Tunay, Panginoon, na wala kami maisisikreto sa iyo. Panginoon, kami nagsinungaling, kami, Panginoon, ay nandaya, kami, Panginoon, ay nagkaroon ng inggit. Kami, Panginoon, ay nagkaroon ng pride. Kami, Panginoon, ay nagkaroon ng pagnanakaw. Kami, Panginoon, ay nagkaroon ng pagnanasa sa hindi naming asawa. Panginoon, patawarin mo kami. Kami, Panginoon, ay nakalimot. Kami, Panginoon, ay sa hindi man sinasadya, Panginoon, ay nakapanakit ng aming kapwa. Lord, right now we are asking for your forgiveness. And we believe, Lord God, as we approach you sincerely, with open heart, you will forgive us because we're asking this in your name, in your Son, Jesus Christ. Lord, as we continue to offer ourselves unto you, there are so many prayers na gusto namin dalhin sa iyo, Panginoon. Isa na rito, Panginoon, ay buong puso kami nagpapasalamat sa iglesia na iyong ibinigay sa amin. Iglesia na aming mamahalin, iglesia na aming aalagaan. Ito'y isang building, Panginoon, na kung saan ay ang tawag mo rito ay house of prayer. Lord, maraming salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon upang maging bahagi ng gawain ito sa church constructions na itong building na ito. Na kung saan, Panginoon, ay doon kami magpupuri, magpapasalamat, mananalangin, iiyak, Panginoon, at tatawa
sa pagpupuri, paglilingkod at pasasalamat sa iyo. Gamitin mo ito, Panginoon, na mayroong kapangyarihan na bigyan mo ito ng buhay na hindi lamang ito simento, hindi lamang ito bakal, hindi lamang ito kahoy, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay gagamitin mo itong lugar nito upang marami pang kaluluwa makakilala sa iyo, magbigay ng buhay sa iyo, maglingkod sa iyo, Panginoon. Gagamitin mo itong buhay, itong lugar nito upang marami pang mananampalataya na magtatayo, Panginoon, at magiging leader ng care group. Lord, hindi mo kami dinesign upang maging member lamang ng care group. Bagkus, Panginoon, we have designed us to be a leader at magdala ng kaluluwa, Panginoon, para sa iyo. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang paglingkuran ka. Lord, maraming salamat. Nawa, Panginoon, habang kami naglilingkod, patuloy mo kami palalakasin, patuloy mo kami, Panginoon, bibigyan ng biyaya, patuloy mo kami, Panginoon, pagpapalain. Alam namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay merong kauhuan, kagutuman, Panginoon, upang matutuhang kalalo. At Lord, maraming salamat sa iyong patuloy ng pagpapahayag sa bawat isa sa amin na kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo kami, Panginoon, inaalagaan, kung gaano mo kami inalalayo sa anumang karamdaman, sa anumang sakit, at patuloy mo kaming pinagagaling, Panginoon, sa anumang nararamdaman namin na na hindi maganda. Lord, maraming salamat. Ganon din po, Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong pangangalaga sa bawat pamilya namin, sa aming anak, sa aming magulang, sa aming asawa. Lord, salamat po, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. You're giving us, Lord God, this wisdom and knowledge, these affections, oh God, to love more our family. Lord, we continue to pray for our children. Lord, continue to protect them. Right now, oh God, ay nag-aaral sila, Panginoon, ng online. At we believe, Lord God, na isa ito sa maganda mong plano upang lalong maahayag yung kapangyarihan. Ganon din po, Panginoon, sa aking mga magulang na they're meeting both ends, oh God, and they're doing their best to earn money. Lord, bless our parents, oh God, na naghahanap buhay. Bless our parents, Panginoon, na nag-iisip kung paano kikita. Lord, give them, oh God, a good customer, a good product, oh God, na kung saan dito kami kukuha, Panginoon, na aming kakainin, pambabayad, Panginoon, sa aming mga kakulangan. Lord, bless and financially reward our parents, oh God, na lumaki, lumago itong kanilang mga negosyo, ito man ay, Panginoon, ay online, ito pang, Panginoon, ay pagluluto ng pagkain. Lord, bless them, oh God. Ganun din po, Panginoon, ang bawat ama na gawin na ng tahanan na malayo sa kanilang piling. Lord, give them an assurance na you will protect our father, our mother, O God. Pagamat sila'y malayo, naghahanap buhay sa ibang bansa, ingatan mo sila, Panginoon. Patuloy mo sila ingatan at pagpalain. Lord, maraming salamat sa aming family at maraming salamat din po, Panginoon, sa source of income na iyong ibinigay at tinalaga sa bawat isa sa amin. Lord, we pray that you multiply this business, oh God. Lord, we pray that you diversify as well this business, oh God. Ingatan mo sila, Panginoon, at palaguin lalo itong negosyong ito. At ganun din po, Panginoon, na sa may mga trabaho, Lord, we pray that you give them assurance na magiging matibay ang kanilang trabaho, na hindi sila matatanggal, hindi sila maalis. Bagkus, Panginoon, ay they will be promoted. Magkakaroon sila, Panginoon, ng promotion. In Jesus' name, O God, you will promote them. Tataas pa kanilang posisyon. At ganun din po, Panginoon, sa mga walang trabaho, you will provide work for them, O God. You will bless them, O God, na magkakaroon sila ng hanap buhay, biyaya at pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. At salamat din po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay na pinapanalanginan na hindi patay. Lord, we also pray for this COVID-19 na nawa, Panginoon, magkaroon na ito ng gamot at umalis na rito sa bansang ito at patuloy nang mawala sa mundong ito upang magkasama-sama na, hindi na mamalagi ang takot, bagkus, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Lord, sa gitna ng ganitong sitwasyon, maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo kami inaalagaan, patuloy mo kami pinapalakas, at patuloy mo kami, Panginoon, binibigyan ng proteksyon laban dito sa COVID-19 neto. Lord, maraming salamat. It shows only, Lord God, that you are more powerful, O God. Ganon din po, Panginoon, sa may mga pamilya na
nagkaroon po ng COVID. Lord, in Jesus' name, we pray healing. In Jesus' name, we pray complete recovery, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong assurance nito. Salamat din po, Panginoon, at patuloy mong binibigyan ng pangangalaga aming bansa. Lord, continue to give wisdom. This is the only country that we have. That's why, Lord, bigyan mo ng wisdom, Panginoon, ang bawat nangunguna sa amin sa mga bansa ito. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming pinaglilingkuran, na buhay, nakikinig, at tumutugon sa aming mga panalangin na higit pa sa aming mga kahilingan. Lord, maraming maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos na tumutugon at nagpaparanas sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng panalangin ito. Alam namin, Panginoon, na alis lalabas kami sa mundong ito na may panibagong kalakasan, panibagong pagpapala, at panibagong biyaya. At haharapin namin ang bawat pagsubok na hindi nag-iisa, kasama ka namin, Panginoon. Sapagkat hinihiling namin ito sa matamis na pangalan na iyong anak, Jesus Cristo, na punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Amen at amen. At ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang kaligtasan ng ating Panginoon sa Kristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu magmula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Hope you are blessed, encouraged, and pray for the person you will invite next Sunday. Stay safe, stay healthy, and stay blessed. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, church. You gives me strength. Let's sing. Nothing is impossible.